Ayan, magandang hapon sa ating lahat. So, okay na, nagawa na natin itong Mio's 40. So, ang issue nitong Mio's 40 na to mga Zera, ayan o. Eto. Ayan. Nasunog yung kanyang charger regulator. Ayan, sunog siya. So, itunulak na lang dito ng tropa para makarating dito. Ayan. So, ano nga bang naging dahilan nito? So, dahilan lang naman nito mga Zera is nag-overcharge yan, sigurado. So, tips ko lang sa mga naka-Mio, no? Naka-Mio Sporty na ginagawang 5-pin yung kanilang regulator. Ito kasi yung full wave, eh. Pag nagpalit kasi kayo nito, ginagawang full wave charger yung ano nyo. Yung charger nyo ginagawang full wave. So, malakas siya magkarga. Ang problema sa mga may-ari nito, minsan, hindi alam kung ano ba talaga yung purpose nitong charger na to? Siyempre, pag ibig sabihin, pag mabilis mag-charge, ibig sabihin, mapupuno agad yung battery mo. Ang problema naman, ang ginagawa ng ibang may-ari o ibang tao, walang pinagtatapunan ng kuryente. So, yun yun, no? So, ganito ang tips dyan, mga sir. Kapag nag-full wave charger kayo, dapat may pagtatapunan ng kuryente. Kasi ibig sabihin, kapag puno na at hindi natapon, malamang sisirain niya yung battery, either battery or itong ano, charger. So, ang tips karte dyan or tips sa inyo mga sir, kapag magpapaganto kayo, bubuhayin nyo. Kahit malang yung park light. Yan. Kahit yung park light. Kapag on nyo, kasi ito pinalagyan na ng switch eh. Ayan. So, buhayin nyo malang yung park light. Yan. Yung ilaw sa likod. Saka yung park light dito sa harap. So, para ang voltage ng inyong battery ay bumaba. Kaya, testing natin. Okay. So ayan, kung napapansin nyo, nagbiblink sa camera natin pero sa dito hindi naman. Ano nga nagbiblink sa camera pero dito hindi. So ayan nyo na, sasabihin ko na lang. Kaya kung mapapansin nyo, dito, naka-off yung ano natin, no? Naka-off yung park light sa mga ilaw. So pag in-off nyo, dahil naka-full wave na yung charger nyo, magpapalo siya ng 14.8. Okay, tayo nyo kung gaano kalakas. 14.8. Ibig sabihin, pag nag-15 pataas yan, masisira na yung ano ulit, regulator. Kasi overcharge na siya eh. Masyadong malakas na yung voltaheng binibigay niya. Diba? So, ang discard dyan, para bumaba, buhayin nyo man lang yung park light. Tignan natin. Diba? Bumaba siya ng 14.5. So, yung kaninang 14.8, binuhay lang natin yung park light, naging 14.5. Kung gusto nyo pang bumaba yan, buhayin nyo na yung ilaw. So yun lang naman discarte dyan sa mga sir eh. Kailangan buhayin nyo yung park light. Kasi nagpa-full wave charger nga kayo, kinapatay nyo naman yung kuryente. Walang pinagtatapunan, di ba? So nangyayari, masisira siya. Nag-overcharge yung battery. Hindi sa battery, masisira yung regulator. Ganun lang naman yan. So ito, okay na, pwede na ulit gamitin. Pwede na, for pickup na sir. Okay na ulit yung Mio mo. So, pinalitan natin ito ng ano. Ayan. Pinulwip ulit natin. So, bibigyan na lang natin ng tips kung paano yung sir gagawin yung kanyang ano. Yung pag-handle nito. Tapos, ito pinalitan din natin yung kanyang yan. Kasi hindi na gumagana yung signal light. So, okay na yan. Ayan. At ito, okay na. So, wala naman. Pati yung stator, inaayos na rin natin. Kasi sobrang dumi. Minsan walang ano eh. Walang pumapasok na kuryente. Tapos, minsan mayroon. So, nilinis na rin natin. So far, wala namang iba. Okay na ulit. Ayan yun. Maraming salamat. Thank you. Denchu TV and peace out.